morning class. Bago natin simulan ang ating klase, tayo mulay tumayo, tayo manalangin. Ama ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. May the Father, the Son, and the Spirit be. Bago kayo umupo, class, tingnan niyo muna ang inyong mga upuan kung meron bang mga kalat sa inyong sulok. Kung wala, maaari na kayong umupo. Bago natin simulan ang ating klase, maaari ko bang malaman kung merong umiban sa klase? Wala kaya. Very good. So, okay class, bago natin simulan ang ating klase, meron akong ipapakita ang mga picture. Subukan nyong sagutin kung ano ang mga pangalan nito. Naintindihan ba? Yes, sir. Yes, sir. Unang larawan. Sino mga pagbili? Kay Henner? Sir. Okay, very good. Pangalawang litrato. Sir. Okay, jewelry. Neptune, sir. Very good. Pangatlong litrato. Sir. Mercury, sir. Okay, very good. Pang-apat na litrato. Sir. Earth, sir. Very good. Ito ang earth. At ang panglimang litrato. Sir. Okay, Jupiter. Very good. At ang pang-aling na litrato? Sir. Venus, sir. Very good. Pang-pitong litrato? Sir, Mars, sir. Okay, very good. At ang pang-uling litrato? Uranus, sir. Okay, tama. Meron na kayong ideya tungkol sa ating klase? Ito ay about the solar system. At last, did you know that the solar system was formed 4.6 billion years ago? It was formed from the gravitational collapse of the giant interstellar molecular cloud. And the biggest planet or star is the Sun. The Sun is the yellow dwarf star, a hot ball of glowing gases at the heart of our solar system. Its gravity holds the solar system together, keeping everything from the biggest planets to the smaller particles of the debris in its orbit. So, ibig sabihin, ang Sun ay ang pinaka-center ng solar system. It is a luminous celestial body around which the Earth and the other planets revolve, from which they receive heat and light. So, ang Earth ang ang Sun ang magbibigay ng liwanag at heat sa mga planeta. At ang unang planeta naman ay ang Mercury. Sino gustong bumasa? Sir. Okay, Helen. The planet closest to the Sun and the smallest in the solar system, sir. Okay, very good. Ang Mercury ay ang pinakamaliit na planeta sa mga sa solar system, sa walo. It has a solid surface that covered with craters. Naintindihan ba, class? Yes, sir. Okay, ang pangalawang planeta naman ay ang Venus. Sino gusto namang bumasa? Sir. Okay. It is the second planet from the Sun and is the closest planet. Okay. Venus is one of the four inner terrestrial or ruggy planets and often called as the twin of Earth because of its similar size and density. So, ibig sabihin, ang Venus at Earth ay halos magkapareha ang kanilang size at ang kanilang density. So, tinatawag silang parang twin. Naintindihan ba, class? Yes. Okay. Ang pangatlong planeta naman ay ang Earth na kung saan tayo ay
nakatira. The earth is the planet on which we live. It is only the place in the known universe compared to host life. So ibig sabihin ang earth lang ang merong kakayahan na patirahin ng mga living things. Ang earth lang ang pwedeng tirahan ng mga tao. At ito pa lang ang kaisa-isahang mayroong radius of 3,945 miles. Earth is the fifth largest planet in our solar system known to have a liquid water in the surface. So, ang pang-apat naman na planeta ay ang Mars. The fourth planet from the Sun and the second smallest planet in the Mercury. So, ang Mars naman ang pangalawang pinakamaliit na planeta. At ang Mars ay tinatawag na red planet. At ito ay ang pangalawang pinakamaliit na Mars na planeta. At ang panglimang planeta naman ay ang Jupiter. Sino gusto mong bumasa? It is a giant with a mass more than 2.5 times that of all the other planets in the solar system combined, but slightly less than 1,000 the mass of the Sun. Okay, very good. Ang Jupiter naman ay ang pinakamalaking planeta sa lahat. Ang Jupiter ay the largest planet, 11 times size of the Earth, and 317 its mass. Okay. The next one is Saturn. It is a gas giant with an average radius of about 9.5 times that of Earth. So, ang Saturn naman ay ang second largest planet in our solar system. At ito ang kaisa-isahang planet na merong ring. Alam niyo ba kung ano yung ring na sinasabi ko, class? Yun ay ang nakapalibot sa kanyang sa labas ng kanyang surface. So, ang pangpito namang planeta ay ang Uranus. So, Uranus class is it is the only planet whose equator is nearly at the right angle on its orbit with a tilt of 97.77 degrees. So, ang Uranus class ay na-discover noong 1781 ni William Herschel. So, Uranus was the first found using telescope. Okay. So, the last planet is the Neptune. Sino gusto mong bumasa, class? Sir. Okay. The ice giant Neptune was the first planet located to mathematical calculation. Okay, very good. Neptune is discovered by using the prediction of made by Urbain Le Verrier and discovered by that Johann Galilei in 1846. And did you know, class, that we have also the asteroids? The asteroids are the rocky worlds revolving around the Sun that are too small to be called planets. So, ang asteroids ay hindi kinoconsider na planet dahil ito ay masyadong maliliit at ito lang ay nagre-revolve lang sa ating solar system. At ito naman ang view ng ating solar system. Nauuna dito ang ating sun, na kung saan ito ang ating center of the solar system. At ang unang planeta naman dito ay ang Mercury, ang pinakamaliit sa kanila. Pangalawa naman ay Venus at Earth. Ito ang tinatawag nilang twin na planeta dahil magkano na, class? Magkapareho sila ng size at density. At ang pang-apat naman na planeta ay ang Mars. Ang pangalawang pinakamaliit sa kanila. Ang panglima naman ay ang Jupiter, ang pinakamalaki. At ang Saturn, pangalawang pinakamalaki.
Ito ang tinatawag natin na may ring. At ang pito naman ay Uranus at ang panghuli ay Neptune. So, bago tayo dumako sa ating konting pagsusulit, maaari ko pa kayong tanungin. Ano na ulit ang pinakamaliit na planeta? Sir, Mercury, okay. Sir. Very good. Pangalawang pinakamaliit? Sir, okay. Mars. Okay, very good. At ang pinakamalaki? Sir, okay, Jupiter, sir. Very good. Pangalawa namang pinakamalaki? Sir, Saturn. Okay, very good. At ang ano namang planeta ang tinatawag nating twin planets? Sir, Venus and Earth, sir. Okay, very good. Bakit natin tinatawag na twin planets? Magkaparehas ng size, sir. Okay, very good. Magkaparehas ng size at density. Okay, class, before I give you your activity, let's have a little game that called Name Me. May papakita akong mga litrato at subukan nyong sabihin kung ano ang mga pangalan nito. Okay. Ang unang litrato. Sinong gustong sumagot? Sir. Okay. Saturn. Wrong. Ito ay ang Mercury. Okay. Pero okay lang yan. Pangalawang litrato naman. Sir. Venus, sir. Venus. Okay, very good. Nakabawi. Pangatlong litrato naman? Sir. Okay. Very good. Ano na ulit ang Earth? Ang yeah, Earth na ang mag-iisang planeta na saan kung pwede tayong tumira. Next. Sir. Mars, sir. Okay, very good. Ang Mars naman ay ang tinatawag natin na red planet. At ang pangalawang pinakamaliit na planeta. Panglimang planeta? Sir, Jupiter, sir. Okay, very good. Jupiter is the largest planet in our solar system. And, ang pang-anim? Sir, Saturn, okay. Sir. Saturn. Saturn is the second biggest planet in our solar system. And, ang nag-iisang planeta na mayroong ring. Pang-pitong planet? Uranus, sir. Okay, very good. Ang panghuli naman ay ang Neptune. Okay, very good. Magaling, last. So, dahil sa dadalawa lang kayo, bibigyan ko kayo ng inyong mga ire-report. Ire-report mo ang inner planets at ikaw naman ang outer planets. Naintindihan ba, class? Yes, sir. Okay, very good. Tago nyo na yan at subukan nyong i-report bukas. At ito naman ang inyong magiging pagsusulit sa araw na ito. Okay. Sagutan nyo na lang sa kapat na papel. Pagkatapos nyong sagutan ay maaari nyo nang ipasa at ibibigay ko na ang inyong tatlong aralin upang makauwi na tayo. Tapos nyo na ba ang inyong pagsusulit, class? Yes, sir. Okay, ipasa nyo na yan. Bago natin tapusin ang ating klase, ibibigyan ko muna kayo ng inyong tatlong aralin. Labas ang inyong mga notes at kopyahin ito. Nakuha niyo na ba, class? Yes, sir. Okay, very good. Huwag kakalimutan isulat ang inyong pangalan bago ipasa ang inyong assignment, okay? Yes, sir. Okay. So, that's all for today. Bago tayo magpaalam sa isa't isa, tayo muna ito ngayon at tayo manalangin. The Heavenly Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Goodbye, class. Goodbye. Thank you, sir. See you tomorrow.